Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pumagdiriwang ng Banal na Misa, patuloy tayong lalapit kay Santo Padre Pio para sa ating mga intensyon, lalo na po sa intensyon ng Pambansang Dambana, para sa mga may sakit, at para sa ating mga sumusubaybay na kababayan abroad. Special prayer intention po para sa mag-asawang Juvie and Philip Mojares na nandyan sa Arizona. At sa lahat ng mga overseas Filipino workers natin na sumusubaybay sa ating FB Live. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong paglingap at kami pagindapatin mong palayain pakundangan sa iyong pagliligtas kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling, nasaksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa. Iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal na Jacob at dadakilain ng Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan.
ang mga matigasang ulo ay tatanggap ng mga pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo'y umasa sa Kaniyang kalinga. Panginoo'y aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, pag-alis ni Jesus sa lugar na yon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kaninuman. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita sila sa buong lupain. Yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Paano ninyo nalalaman na kayo ay mahal ng inyong asawa? Paano ninyo nalalaman at nako-confirm na nagmamalasakit sa inyo ang inyong mga anak? Paano ninyo nalalaman na ang inyong kaibigan ay tunay ninyong kaibigan? Tinanong ko po ito sapagkat kung minsan nag-a-assume tayo ng isang bagay na hindi naman talaga confirm. Kung minsan mali yung ating assumption dahil wala namang patunay doon sa ating maling akala. Marami pong namamatay sa maling akala. Nako-confirm natin ang isang bagay. Halimbawa, ang inyong asawa, nako-confirm ninyong mahal kayo ng inyong asawa sapagkat nakikita ninyong ginagawa niya ito. Sinusundo kayo, pagkakalabas ng opisina, sinasabi ito sa inyo, niyayakap kayo,
At sa inyong pagsasama, kitang-kita ninyo na kailanman hindi siya nagtaksil sa inyo. Nalalaman yung kayo ay mahal ng inyong mga anak. Kapag ka sa inyong pagtanda, nag-aalala sila kapag ka kayo nagkasakit at kayo ay inaalagaan. Ganon din sa inyong kaibigan. Alam ninyong mahal kayo ng inyong kaibigan kapag ka pinapakita ninyo sa inyo, pinapakita nila sa inyo ang inyong ang kanilang malasakit. Hindi kayo nakapasok sa opisina, tinawagan kayo, ano, kumusta, anong nangyari sa iyo? Ikaw ba'y may sakit? Anong kailangan mo? In other words, hindi sapat ang nasa sa isip natin para sabihing tayo ay nagmamahal na, tayo ay naniniwala na, tayo ay nagmamalasakit na. Yung nasa sa isip at nasa puso natin, kailangan nating gawin. Because ang lahat ng bagay na nasa sa isip na lamang natin at hindi natin ginagawa, walang kabuluhan yan. A thought remains a thought, or an idea remains an idea, at walang saysayan unless we turn our thoughts and ideas into reality. Paano natin ginagawa yon? Pinapakita ng ating mata, sinasabi ng ating bibig, ginagawa ng ating kamay, ginagawa ng ating paa. Pinapakita ng ating katawan. Bakit ko po binigyan ng pansin ito? Alam niyo po, sa tagal ko ng pari, magbibinyag po ako. Tatanungin ang mga magulang, nais ba ninyong pabinyagan ang inyong mga anak? Hindi nasagot. Pag inulit ninyo, galit, nakasimangot. Bakit po mahalaga ang expression of faith? Hindi mo pwedeng i-presume na siya'y nananampalataya unless kanyang ipinahayag. Now, kung yun ay forced or kung yun ay coerced, that's another matter. But any thought and idea is not a reality yet unless we concretize it. Hindi mo pwedeng panghulain ng ibang tao at sabihin at i-assume mo na alam nila na mahal mo sila or mahal mo siya unless hindi mo ito ipinakita. Masyado namang presumido ang isang taong nag-a-assume ng isang bagay na hindi naman nakikita sa kanyang kilos. At hindi ka pwedeng mag-demand sa isang tao nang balik na pagmamahal, pag-aalaga o care, kung in the first place, wala ka namang ipinapakitang ganoon. That is wrong assumption. Ang tawag doon, presumido. Malimit presumido tayo sa Diyos. Bakit? Dinidemand natin ng Diyos, bakit hindi mo tinugon ang aking panalangin? Bakit hindi mo tinugon ang aking hiling? In the first place, hindi mo naman ipinapahayag. Nasa sa isip mo lang. In the first place, hindi mo naman isinasabuhay ang iyong pananampalataya. Sa ating mabuting balita, narinig ngayong umagang ito. Narinig nating sumusunod-sunod yung dalawang may sakit sa ating Panginoong Jesus. Hindi inassume ng ating Panginoong Jesus na yun na ang confirmation ng kanyang pananampalataya sa kanya. Bagaman, pwedeng sabihin niyang, parang yung dalawang taong yung sumusunod-sunod sa akin ay naniniwala sa akin. But no, ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Tinanong niya ang dalawang ito, kayo ba'y nananampalataya at maniniwalang kaya kong gawin ang bagay na inyong hinihiling? Ang sabi ng dalawa, opo, that is an expression of faith. At maraming beses, akala natin okay na yung inisip lang natin ng Diyos, yung nag-meditate lang tayo sa Diyos. No, because it is not yet a confirmation or an expression of our faith.
Hindi porke nagdadasal tayo at iniisip natin araw-araw ang Diyos, tayo'y nananampalataya na. Kita ninyo kung papaano magkaiba ang nasa sa isip at ating nasa sa puso. Paliwanag ko to. Nagdasal ka ngayong umaga. Sinabi mo, Panginoon, patawad sa aking mga kasalanan, bla 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 bla. Mahal kita. That is prayer, authentic prayer. It comes from your heart. Nothing wrong about that. Pero paglabas mo ng bahay, nakita mo ang iyong katulong mali ang ginawa. Minura mo. Is there a connection between your prayer and your life? None at all. In other words, your mere thought and idea is not a concrete proof of your faith. There has to be a unity between prayer and action. And it has to be expressed. Ang ekspresyon niyan ay nasa araw-araw nating ginagawa. Yun ang dahilan kung bakit tinanong ng ating Panginoong Jesus yung dalawang may sakit. Naniniwala ba kayong kaya kong gawin ito? Opo. At ginawa niya nga ang nais nung dalawang tao. Ngayong umagang ito, pinapalaala sa atin ng Panginoon at ng mabuting balita. Huwag tayong presumido. Huwag nating i-assume na pag naisip natin ng Diyos at nakapagdatsal tayo sa Kanya, okay na tayo, okay na ang ating pananampalataya. Ang pananampalatayang yan ay dapat nating maipahayag. Sapagkat kung hindi natin yan naipahayag sa pamamagitan ng ating katawan, useless ang ating pagdarasal at ang ating paniniwala. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng simbahan, pumunta kayo tuwing Linggo at sumimba kayo. Because ang banal na Eucharistia is a concrete expression of our faith. Pag hindi ka sumisimba, ibig sabihin, ang iyong pananampalataya ay nasa isip lamang. Pag hindi ka tumutulong sa iyong kapat gumagawa ng charity work, ang iyong pananampalataya ay patay. It is not faith at all. Baka nga yan ay subjective monopoly of God. Ngayong umaga, mga kapatid, usisain natin ang ating pananampalataya. Yan ba'y naipapahayag natin? Anong sabi sa Bagong Tipan? Faith without work is dead. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang makayanan.
Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang ipatupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kalitasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kalitasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, magkahari.
Espiritu'y huwag hadlangang. Salita ng Diyos laging sundang, piliin laging kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Magalak, magpuri, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y maghahadi sa siya'y mamamalagi. Huwag tayo'y maging banal at manatiling walang kapintasan. Ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalak, magpuri, masalamat at magpunyi. Ang Panginoon'y mag-aari sa darating sa ating mamamalagi. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Espiritu'y huwag hadlangan, salita ng Diyos laging sundan, piliin laging kabutihan, iwasan ang lahat ng kasamaan. Magalak, mag-aari sa atin siya'y mamamalagi. Nawa tayo'y maging banal at manatili walang kapintasan. Ang Espiritu katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 piso na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mito Yonting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arcidiocese ng Lipa. Huwag na magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikatlo, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Capillo merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets sa Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. Ikaapat, ngayon po ay maaari na pong madaanan ang main arch entrance patungo dito sa ating simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong naging pangunawa sa nakalipas na ilang linggong pagsasaayos ng ating nasirang tulay. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Disyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng mga Panginoon at ng mga aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunaw ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.